Dinami-rami ng mga imini-message sa aming mga bagay na tinatanong kung magkano ang value nito. May isang umagaw ng aming atensyon, isang banga na nahukay raw sa sindangan Zamboanga del Norte. May taas itong 15 inches, lapad na 14 inches, at bigat na 8 kilos. Ang banga, aksidenteng natamaan daw ng magsasakang si Roland habang nag-aararo siya taong 2018 sa kanilang maisan. Noong nag-hukay po ako ng sabukin, meron po akong nahukay na matigas. Tapos, yung nahukay ko, meron akong nakita. Una po, kinapaka pa ako muna. Pagkakita ko, banga pala. Tapos, yung nakuha ko na, medyo nahirapan ako sa paglilinis kasi medyo maputik siya. Ang ginawa ko, ginamitan ko siya ng brush para mawala yung mga nakapit na putik. Tapos naisip ko, siguro mabebenta ko ito ng mahal. Kasi pagkatapos ko siyang linisyan, ang ganda na itsura niya. Tapos, sa loob ng banga, may buto. Naisip ko, buto siguro yung nasantol. Kaya tinapon ko na lang kasi hindi ko rin naman yung mapapakinabangan. Kung nalibing mangi yung banga na yun dito, naisip ko baka antik yun. Suspecha nila, mga gamit ito ng kanilang mga ninuno sa paggawa ng pangasi o alak. Natatakot din ako maglagay ng alak doon sa banga. Baka kasi pag naginom kami magbabarkada, baka malasing agad sila. E buti sana kung bumibili sila. Yelo na nga lang ang bag, pahirapan pa. Tapos, ang lakas pa pamalutan ng mga walang iyo. Kaya ang ginawa ko sa banga, iniligpit ko na lang at tinago ko na lang sa bahay namin. Umaasa ako na may halaga yung banga para makatulong din ako sa pamilya namin. Isinilid na lang nila ito sa sako at pinakatago-tago sa kanilang lumang kubo. Hanggang tumumal daw ang benta nila ngayong pandemya. Kinakapos na sa panggastos ang kanilang pamilya. Idagdag pang madalas daw sumusumpong ang ulcer ni Roland. Lalo ngayon, sumasakit lagi yung tiyan ko. Nakain ko siguro yung panis na beefsteak na ulam namin kagabi. Hanggang nabalitaan ng kakilala nilang si JR ang nahukay nilang banga. Kinutuban si JR dahil sa disenyo nitong dragon. Ang bangang pinaka-iniingatan ni na Roland, posibleng isang antigong Chinese jar. Naisipan ko pong picturean yun. Kasi gusto ko pong matulungan si paring Roland. Kasi baka po antik yung nakuha niyang banga. Nagsimula na ring magsagawa ng research ang aming programa kung saan kapuna-puna ang isang banga na malaki ang pagkakahawig sa banga na nahukay ni na Roland. Ang handmade Chinese antique jar na ang presyo pumapalo ng mahigit 200,000 pesos. Pasok sa banga o may value ba talaga ang banga na nahukay ni Roland sa Zamboanga? Kung may halaga man yung banga, aba ayos, may pambili ako ng cellphone. Kasi nangihiram lang po ako sa kaibigan ko para makapag-online sabong. Yung matitira po, syempre, pamuhunan ko para sa talpak. Ang nahukay ng magsasaka, maipagbibili nga ba niya? Ayon sa gallery sa California sa Amerika, meron silang isang banga na malaki ang pagkakahawig sa banga na nahukay ni Roland. Ang handmade Chinese antique jar na ang presyo pumapalo ng higit 200,000 pesos. Ipinasuri na rin namin ang banga sa isang antique collector. Napakaganda ng pagkakagawa dito sa banga na ito. Sa kanyang design, napakaganda. Kasi sa tingin ko, itong jar na ito, ay 100 years old ng tanda. Sa isang pag-aaral, halos pareho yung design. Yung picture, dun sa collection ng mga Chinese sa museum nila. Para sa akin, mataas ang halaga ng jar na ito. Sa tingin ko, mabibenta ito ng 100,000 pesos pataas. Masaya po akong malaman na may halaga po pala itong banga na ito. Ang plano ko po, ibebenta ko itong banga para makapagtalpak na ako ng pangmalakasan. Kasi malaki-laki pala talaga ang halaga nito eh. Sakaling maibibenta niya ito, malaking tulong na raw sa kanilang pamilya ngayong pandemya. Kaya, pasok pa rin sa banga! Yo, shout out po ka sa lahat ng taga-Korba. Shout out kay Boss Jodel, Boss Carne, kay Gisarunya, shout out kay Patoy, kay Imat, shout out kay Joris. Shout out din kay kay Imon, kay Boss Cap na si Alan.
Shout out sa lahat ng mga nanonood at shout out po sa mga kaibigan ko na si Ivan at saka si Riniel. Shout out sa lahat at saka si yung tito ko na si Jerry Punay. Shout out sa tatay ko na si Joel Punay. Shout out sa mga kapatid ko at shout out sa nanay ko na iniwan kami. Shout out sa lahat. Maraming salamat po. Shout out nga pala kay Steven at saka kay Jampol at kay Tugtog. Ana Bungi at saka kay sa tito ko. At saka shout out nga pala kay Jeffrey. Shout out nga pala kay Nonong at kay Liam at kay Boss Noli at kay Steven at kay Boss Renan at sa daddy ko. Salamat sa palobo, Boss Renan. Shoutout nga pala sa Corberakers na tingnan yung bagong damit namin. Ito, yung anniversary. At saka shoutout sa mga nanonood ng vlog ni Jeffrey at ng 24/7. Salamat. Shoutout nga pala sa mga nanonood sa amin lagi at sumusuporta sa vlog namin ngayon. Sana mag-enjoy lagi kayo sa panonood. Huwag niyo laging kakalimutang sumuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. Lamang po. Shoutout nga po pala kay Kuya Fredo na tulog sa kubo ngayon. Shoutout po kay Cap Alan. Shoutout po kay Ninong Tucci. Shoutout po kay Kim Arjona Misinas alias Dag M. Shoutout nga din po pala kay Oliver Misinas. Shoutout din po pala kay Patrick ang alias Lagrama ng Liliw. Huwag niyong makalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at panoorin nyo muna yung anniversary namin sa Corba Rockers. Yan. Salamat po. Yung mga nga mo sumasago sa lang sa tega ko. Parang hindi bagay yan. Wow naman! Wow! Wow! Sandali lang, wala hihinga! O tukso, layuan mo ako! Galing ah!